Hello mga bata! Kamusta kayo? So, bago tayo mag-start sa ating Sunday School, ay magpe-pray muna tayo. Pero bago yan, gawin muna natin yung lagi nating ginagawa bago mag-pray. Okay? Okay, 1, 2, 3, go! Clap, clap, clap your hands, clap your hands together. Roll, roll, roll your hands together. Pound, pound, pound your hands together. Shake, shake, shake your hands together. Put, put, put your hands together. Okay, let's pray. Lord, thank you Lord sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Thank you Lord sa pag-iingat po sa amin sa araw-araw and pagpo-provide po sa lahat ng pangangailangan namin. Lord, thank you Lord dahil kahit hindi po kami pwedeng lumabas ng bahay ay binigyan niyo pa rin po kami ng chance na makaparinig ng iyong salita, Lord God. Lord, bigyan niyo po kami ng sapat na kaalaman at tamang puso, Lord, sa pakikinig ng iyong salita, Lord God. Kayo na po ang bahala sa amin sa araw na ito, Lord God. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah.
Hi kids! Welcome sa ating online Sunday school. Ako nga pala si Teacher Alex ang magiging teacher niyo for this week. Bago tayo magsimula, i-ready mo natin ang ating mga puso at ang ating mga isipan. Okay? Ngayon at sa susunod na 5 linggo, pag-aaralan natin kung bakit ba tayo ginawa ni Lord at kung ano ba ang design niya para sa atin. Ito ba ay para maging sobrang mayaman dito sa mundong to? O di kaya para maging sobrang kilala, maging sobrang sikat sa mundo? Yun nga ba ang kanyang design niya para sa atin? O kaya para makuha natin lahat ng gusto natin sa mundong to? Yun nga ba, mga bata? Mga bata, ang bawat isa sa atin ay binigyan ni Lord ng kanya-kanyang talino, galing, at kanya-kanyang talento. Merong iba sa atin matatalino sa science, o kaya matalino sa math, o kaya English. Baka ikaw yun. Meron din naman ang mga tao na magagaling na sumayaw at kumanta o kaya mag-acting. Talent yun. Meron din naman ang mga tao na iba't ibang kagalingan tulad ng magaling makipagkaibigan. Baka ikaw naman yun. Yun ang mga bagay na binigay sa atin ni Lord. Yun ang mga gifts niya. Pero dahil lang ba dun, kaya niya ba tayo ginawa? Tandaan natin mga bata, God made us so that we could glorify Him and honor Him in everything that we do. In other words, for us to be Christ-like, maging katulad ni Jesus. Ngayong linggo, malalaman natin kung paano ba tayo unti-unti magiging katulad ni Jesus or magiging Christ-like. At mag-start tayo sa letter D. At yun ay, depending on a loving God. At dahil dyan, ang ating word up for this week ay, ako ay magdedepende sa Diyos. Ano nga uli yun? Sabihin niya natin, ako ay magdedepende sa Diyos. Now, your turn. Good job! Ngayong linggo, ang ating kwento ay manggaling sa Luke 15, verse 11 to 24. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay niyo na po sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon ang mga bisyo at ang kanyang mga kayamanan. Nang maubos ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang pagkain ng baboy. Ngunit napapaisip siya sa kanyang mga ginawa. At nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, ibilang niyo na lamang po ako sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa lamang, tanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong ng kanyang ama. Niyakap pa at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan niyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin niyo ang pinakamatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya'y nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila'y nagdiwang. Tulad ng anak sa story, meron siyang lahat ng ari-arian, lahat ng kayamanan na bigay na sa kanya. Pero dahil hindi siya nagtiwala sa Diyos, hindi siya dumepende sa Diyos. Hindi niya tinaas ang kanyang kayamanan o ang kanyang galing. Ano nangyari sa kanya? Nasayang lahat. Nasayang ang kanyang
mga ari-arian at ang kanyang pera napunta sa wala dahil hindi siya nag-tende sa Diyos. Kaya mga bata, tatandaan natin ang ating word up for today. Word up? Ako ay magdedepende sa Diyos. Tatanggapin niya tayo at mamahalin niya pa rin tayo as long as bumalik tayo sa Kanya at dumepende sa Kanya. Kaya ano uli ang ating word up for today? Ako ay magdedepende sa Diyos. Dahil dyan mga bata, nagtatapos ng ating lesson. Pero bago ang lahat, bakit nga ba uli tayo ginawa ng Diyos? Ano nga ba ang design niya sa atin? Nagsistart sa letter D. Tayo ay dumepende sa Diyos. Huwag niyong kakalimutan ang ating word up for this week. Ako ay magdedepende sa Diyos. Good job! Okay, dahil dyan mga bata, kita-kits ulit tayo next week. Bye-bye! Magandang araw mga bata! Oras na para tayo gumawa ng ating crafts. Excited na ba kayong gumuhit? Magupit at magdikit? Ayos! Ako rin excited na! Tara na at atin ang umpisahan ang ating crafts para sa araw na ito. Pero bago yan mga bata, ihanda muna natin ang lahat ng ating gagamitin. Para sa araw na ito, kakailanganin natin ng popsicle sticks, glue, gunting, pentel pen o ball pen, colored paper na kahit na anong kulay, at butones. Ayan! Handa na lahat ng ating gagamitin. Umpisahan na natin mga bata. Una, pagdikit-dikitin ang anim na popsicle sticks gamit ang glue. Gayahin nyo lamang ang nasa video. Putulin sa gitna ang popsicle stick at idikit ito sa magkabilang dulo. Gaya na lamang na nakikita niyo sa video mga bata. Isulat naman ang mga salitang welcome home at ito ay idikit sa bandang gitna ng pinto na ating ginawa. Pagkatapos mga bata ay idikit ang butones sa gilid. Huli mga bata, para mas lalong gumanda ang ating crafts, gumupit ng nais yung hugis o disenyo sa colored paper at itikit ang mga ito. Ayan mga bata, tapos na ang ating crafts para sa araw na ito. Sana ay nag-enjoy kayo ngayong araw mga bata. Hanggang sa muli! Everyone, so did you learn a lot today? Let's just thank God for everything that you learned today. Let's pray the closing prayer now. Okay, let's just close our eyes, bow down our heads, and let's pray. Father Lord, we thank you for everything that we learned today, Lord God. Lord, may you bless the hearts of our teachers and our parents, Lord God, and our loved ones. May we be able to apply everything we've learned and also take care of us, Lord God, as we go on this new week in our lives. In Jesus' name we pray, Amen. Bye-bye!